Bago tayo magsimula, JIP, shoutout muna para kay Michelle sa patuloy na pagko-comment, pagla-like at pag-subscribe sa ating channel. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section, JIP. At simpleng survey para sa lahat bago tayo magsimula. Anong gusto nyo sa merchandise natin? Hashtag letter A kung hoodie, hashtag letter B kung oversized shirt, at hashtag letter C kung dalawa, hoodie at oversized shirt. Kayo nang bahala, JIP. Ang bawat kasagutan nyo ay malaking tulong para sa channel, kaya sana magbigay ng kahit kaunting oras sa pagboto. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Elias ng mga sandaling iyon. Hindi ito makapaniwala na wala na ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Colonel Elias. Alam kong malapit siya sa iyo. Kung ano man ang magiging pasya mo, nasa likod mo ang sinaglangit. Wika ni Canestor. Isa lang ang nasa isip ni Elias ng mga sandaling ito. Nais niyang mapaghigante ang kamatayan ng kolonel. Gusto kong managot yung mga taong may gawa ng kamatayan ni Ninong. Sa kahit anong paraang posible, kahit ikamatay ko pa ang gagawin ko, handa ako, mabigyan lang ng hustisya ang kamatayan niya. Tugon ni Elias. Lumapit sa kanya si Tandang Topaz at nagsalita. Kagaya ng sinabi ni Nestor Elias, kasama mo kami sa lahat ng layunin mo, lalo pat isang mabuting tao ang nawala. Magsipaghanda kayo. Pagsikat ng araw, magsisimula ang isang banal na digmaan. Matapos magsalita ay kaagad nang umalis si Tandang Topaz. Sumunod sa kanya ang ilan sa mga disipulo. Papasok sila sa isang malaking tahanan na gawa sa kahoy. Susunod sana si Elias, ngunit pinigilan siya ni Canestor. Ang bahay na yan ay para sa mga Muslim, Elias. Hayaan mo silang manalangin. Dahil ang digmaang ito ay tinuturing nilang banal. Wika ni Canestor. Dinala nito si Elias sa isang lugar sa bandang likod ng kuta. Nakita nito ang mga larawan ng hindi niya kilalang tao. Ang mga litratong ito ay mga sinaunang kasapi ng sinaglangit. Sila ang mga naging pundasyon ng samahan. Kagaya namin ni Tandang Topaz, may taglay din silang kakayahan mula sa aklat ng Koran. Ginagamit nila ang katangingang iyon upang makapaggamot at may pagtanggol ang mahihina. Wika ni Canestor. Habang nagpapaliwanag ay pinagmamasdan ni Elias ang mga larawan. Nakasuot ang mga ito ng makalumang kasuotan ng Muslim. Makikita sa mukha ng mga ito ang marka at pilat ng mga pinagdaan ng labanan. Nang maibaling ni Elias ang tingin sa isang letrato, nanlaki ang mga mata niya dahil minsan niya na itong nakita sa mga aklat. Hindi po ba si Raha Lakandula itong nasa letrato? Kasapi siya ng sinaglangit. Tanong ni Elias. Halatang namamangha ito, ngunit tinawanan siya ni Canestor. Hindi lang siya basta kasapi. Siya mismo ang nagtatag ng sabang ito. Mula sa direktang linya ng Malay na bayaning Simat Kilaw ang angkan ni Raha Lakandula at ang kauna-unahang Pilipinong tinuruan ng Dowa Manantang. Biglang nagkaroon ng interes si Elias sa mga sinabing aral ni Canestor. Minsan niya na itong isinalaysay sa binata, ngunit dahil napag-usapan ay muli niya itong ikwenento. Hindi madaling matutunan ang Dowa Manantang, Elias. Buhay ang iginugol namin sa pag-aaral nito. Halos mamatay ako para lang maperpekto ang mga dasal. Literal na lumabas ang dugo sa bawat butas ng balat ko, bata. Kaya kung gusto mong matutunan ang mga aral na to, kailangan buo ang kalooban mo.
wika ni Canestor. Napangiti si Elias dahil maging siya ay hindi sigurado kung malalampasan niya ang mga pagsubok. Hindi na lang siguro, Canestor. Makukontento na lang po ako sa kung anong meron ako. Ang mahalaga, mabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ni Ninong. Matapos ng kanilang pag-uusap, pinagpahinga ni Canestor sa Elias dahil maaga silang lalakad. Kinabukasan, maagang pinatunog ang gong ng kuta ng hudyat ng pananalangin. Agad na ding lumabas si Elias ng kanyang silid upang maghanda. Akmang lalabas na siya ng tahanan ay sinalubong siya ni Tandang Topas. May hawak itong pulang bandana at isang mahabang itim na sisidlan na gawa sa tela. Inabot niya sa binata ang itim na sisidlan at nagsalita. Tanggapin mo ang bagay na to. Nakuha ni Nestor nung una kayong magkaingkwentro. Balita ko, yan ang sandatang ginamit mo para sugatan siya. Nangangahulugan lang na biyasa ka sa paggamit nito. Wika ni Tandang Topas. Binuksan ni Elias ang sisidlan. Napangiti siya dahil ang laman nito ay kanyang baril. Aba, nasa inyo po pala to. Sa pagkakatanda ko, naiwan ko to sa laban namin nung una kami magkaharap ni Canestor. Paborito ko po tong baril na to eh. At saka, para saan naman po tong pulang bandana? Tugon ni Elias. Ang pulang bandana ay sumisimbolo ng sinaglangit. Ito ang magsisilbing palatandaan ng mga kasamahan mo sa laban. At isa pa, hindi ka na din iba sa amin. Muling wika ni Tandang Topas, sabay labas ng tahanan. Sumunod na din si Elias at nakitang nagtitipo na ang mga kasamahan. Kung handa na kayo, lalakad na tayo. Kailangan bago sumikat ang araw ay napapaligiran na natin ang kuta ng mga kalaban. Elias, alam mo na ang gagawin. Sasama ka sa amin ni Ibrahim. Wika ni Canestor. Laking gulat ni Elias dahil mabilis na kumilos ang mga kasamahan. Naghiwalay ang mga ito at isa-isang naglaho sa masukal na gubat. Ilang sandali pa ay bumungad na sa kanila ang mismong kuta. Naghanap ng mataas na pwesto si Elias dahil siya ang magsisilbing mata ng grupo. Samantalang si Ibrahim at Canestor, naglakad na papasok. Agad silang sinalubong ng mga naroon. Tinutukan ng baril si Canestor. Itinaas nito ang kamay na siyang naging hudyat para kumilo si Elias. Pinuntirya ng binata ang lalaking nasa likuran ni Canestor. Agad nagsipulasan ang mga rebelde nang biglang bumulagta ang lalaking nasa likuran ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Elias dahil wala na si Canestor sa kinakatayuan nito. Nang iikot niya ang tingin ay nakita niya itong sumasalakay. Iniumang ng binata ang kanyang sandata sa kinaroroonan ng kasama. Napapangiti ito dahil sa ipinakitang husay sa pakikipaglaban. Maging si Ibrahim ay hindi rin nagpapahuli. Kung hindi napupugutan ng ulo, natatadtad ng saksak ang katawan ang bawat kalabang madaanan. Natigilan si Elias nang makarinig ng malakas na pagsabog sa gawing kanluran ng kuta. Agad niyang inumang ang scope sa lugar at nakita niya ang pangkat ng mga militar. Isang malaking hukbo ang paparating at siguradong magdudulot ng kapahamakan sa kanyang mga kasama dahil may dalang kanyon ang mga ito. At ang punterya, ang mismong kinaroroonan nila Canestor. Walang nagawa si Elias kung hindi panuoring pinapaulanan ng bala ng kanyon ang mga kasama. Ngunit nang humupa ang putukan, laking gulat ng binata dahil wala na roon si Canestor. Ang tanging naiwan lang ay mga nakahandusay na katawan ng mga terorista. Akmang bababa na sana sa kinaroroonan si Elias nang bigla nitong marinig na magsalita si Canestor. Huwag kang aalis dyan, Elias. Simula pa lang to ng totoong laban.
Tignan mo ang paparating na pangkat sa likod ng mga sundalo. Napatingin si Elias sa direksyong itinuro ni Canister. Nanlaki ang mga mata ng matanaw ang napakadaming rebelde. Sumasalakay ang mga ito mula sa likuran. Naloko na. Kailangan may gawin po tayo, Canister. Mauubos ang mga sundalo sa oras na magpang-abot sila ng mga terorista. Wika ng binata at maya-maya pa ay dumating na si Ibrahim. Manong Nestor, handa na po ang mga kasamahan ko. Kayo na lang po ang iniintay. Wika ni Ibrahim at kaagad na bumaba ng puno si Elias at tumugon. Hindi kakayanin ang mga sundalo ang puwersa ng kalaban. Kaya kung... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil dinuktungan ito ni Canister. Alam ko ang iniisip mo, Elias. Kaya kung buo na ang pasyabo, hindi na tayo dapat magsayang pa ng oras. Humanda ka at susugod tayo. Tumango si Elias bilang tugon. Matapos nun ay nagsimula na silang tumakbo papalapit sa mga sundalo. Nanatiling nakatago ang pangkat ni Canister at nag-aantay ng kanyang hudyat. Samantalang si Elias naman ay pumasok sa mismong depensa ng mga sundalo upang balaan ang mga ito. Laking gulat ng ilan sa mga militar nang makita ang binata. Nung una ay hindi nila ito nakilala dahil medyo nagbago ang itsura ni Elias. Teka-teka, sandali lang mga buddy. Sir, ako po ito si Elias. Kasama ko ang mga sinaglangit. Sa gawing likuran ng kinaroroonan nyo, may malaking pangkat ng terorista. Isang patibong ang pinasok nyo. Mas makakabuti kung maghiwalay tayo. Wika ni Elias. Hindi ko alam kung magtitiwala ako sa mga sinasabi mo. Itinuturing kang traidor ng pamahalaan. Pero para sa akin at ilang kasamahan, isa kang bayani. Kaya bahala na kung anong mangyari pagkatapos nito. Makasama, maghiwalay-hiwalay kayo. Iwanan ang lahat ng mga kagamitan. Hayaan nating isipin ang mga kalabang nagsipag at ras tayo. Tugon ng isa sa mga kaibigan ni Elias, na itago na lang natin sa pangalang Teniente Simeon. Maya-maya pa ay lumabas mula sa pinagtataguan si Canister. May iwan kami ni Ibrahim dito, Elias. Ikaw maghanap ka ng ligtas na lugar. Kakailanganin namin ng mata mula sa malayo. Wika ni Canister. Asahan niyo pong hindi kayo bibigoy ni Elias. Kilabot na sniper ang isang nito, manong. Sabat ni Teniente Simeon. Matapos ng pagpaplano, nagkanya-kanya sila ng pwesto. Kagaya ng nakaugalian ni Elias, umakyat ito sa mataas na puno upang makita ang magandang sipat sa paligid. Ilang sandali pa ang nakalipas ay namataan ng binata ang mga paparating na kalaban. Nasipat din ito si Canister sa gitna ng daan. Walang sabi-sabi. Nang makita ni Ibrahim ang kalaban ay kagad itong sumugod. Sinipat ni Elias ang kanyang teleskopyo at ang galaw ng binata. Napangiti ito dahil tila hindi alintana ni Ibrahim ang mga balang tumatama sa kanya. Napapaatras ang mga terorista dahil ang bawat maabot ng itak ni Ibrahim ay kaagad napupugutan ng ulo. Hindi na din nagpaawat pa si Elias. Nagsimula na siyang magpaputok. Samantalang si Canister ay nanatiling nakatayo sa kalagitnaan ng mga kalaban. Nakatakip ang kamay sa mukha habang nag-uusal. Sa hindi malamang dahilan ay unti-unting nakaramdam ng pananayo ng balahibo si Elias dahil nakikita nito ang kakaibang liwanag na lumalabas sa katawan nito. Matapos mag-usal ay inangat ni Canister ang kanyang ulo. Binunot ang kampilang nakasuksok sa kanyang likuran. Yon ang unang beses na nakita ni Elias ang sandatang hawak nito. Napayuko siya nang biglang marinig ang tinig ng isang matanda. Nakatayo sa likuran niya si Tandang Tupas sa ilalim ng puno. Yan ang alamat na kampilan ni Rahalakandula. Walang ibang nakakagamit niyan maliban kay Canister. Dalawang tao lang ang naging karapat-dapat.
ang wika ni Tandang Topaz. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Elias dahil masyado siyang namangha kay Canestor. Iwinasiwas nito ang malaking kampilan na parang bahagi ng kanyang kamay. Hindi nito alintana ang bigat ng sandata at sa bawat matatamaan ng kampilan, humahagis ito ng malayo. At ang mas ikinagulat ni Elias nang matamaan ng taga si Canestor, nanatili itong nakatayo. Hinawakan niya ang itak ng kalaban at hinagis papalayo sa lugar. Pambihira, iba talaga si Canestor. Hindi ko akalaing may taong kagaya niya. Wika ni Elias. Hindi ito makapaniwala sa nakikitang kakayahan ng mandirigma. Nagpatuloy ang laban hanggang sa kumonte ang bilang ng kalaban. Dito na nagkaroon ng pagkakataon sa Elias na ubusin ang mga rebelde. Ikinarga ng binata ang huling magasin at nagsalita. Para to sa lahat ng mga buhay na inutang nyo. Ikinasa ng binata ang baril. Isa-isang pinaputukan ng mga kalaban. Napalingon si Canestor dahil tumutumba ang mga kalaban na nasa harapan niya. Sa kasamaang palad ay namataan siya ng isa sa mga rebelde. Pinaputukan siya nito at swerte lang ng binata dahil hindi siya tinamaan. Dali-dali siyang bumaba ng puno upang lumipat ng pwesto. Pagtapak niya sa lupa ay kaagad siyang sinalubong ng taga ng kalaban. Napapikit na lang ang binata at iniintay ang pagtama ng talim sa kanyang katawan. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas, wala pa ring tumatama sa kanya. Nang idilat niya ang mga mata ay si Tandang Topaz ang nasa harapan at hawak-hawak nito ang kamay ng kalaban. Ay nako, ano pa bang ginagawa mo dyan? Kumilos ka na at ako nang bahala dito. Wika ng matanda sabay hawi sa kamay ng umatake kay Elias. Kitang-kita ng binata kung paanong pinatumba ni Tandang Topaz ang lalaking iyon, na halos 2 beses ang laki ng katawan kumpara sa kanya. Tinungo ni Elias ang kinaroroonan nila Ibrahim at Canestor dahil inakala niyang tapos na ang laban. Anong ginagawa mo dito, Elias? Umalis ka na, hindi pa tapos ang laban. Tignan mo sa teleskopyo mo ang gawing iyon. Doon sa may burol. Mukhang isang batalyon ng mga terorista ang namamalagi sa lugar. Kaya hanggat maaari ay umalis ka na. Wika ni Canestor, ngunit nagmatigas si Elias. Pasensya na po, Canestor. Pero mukhang kailangan kong manatili dito. Laban ko din po ang magaganap. Kailangan ko silang singilin sa pagkamatay ni Ninong. Tugon ni Elias, ngunit hindi pumayag si Canestor. Alam kong masakit ang pagkakawala ng kolonel, pero hindi maaaring madungisan ng dugo ang kamay mo, lalo na kung ang dahilan nito ay paghihigante. Simula nang umapak ang sinaglangit sa lugar na to, nagsimula na ang banal na digmaan. Sa madaling sabi, laban nito ng pangkat ko at ng mga terorista, labas na ang pamahalaan dito. Tignan mo ang paligid. May nakikita ka pa bang mga sundalo? Umatras na sila dahil alam nilang hindi nila laban to. Pagpapaliwanag ni Canestor. Sa kabila ng mga sinabi nito, nanatili ang pasya ni Elias. Alam ko po yun, Canestor. Ngunit hayaan niyo kong manatili sa labang to. Dahil kailangan ko ding gampanan ang tungkulin ko sa ama at sa bayan. At isa pa, hindi na din naman ako sandalo, di ba? Tugo ng binata. Napailing na lang si Canestor dahil alam niyang wala na siyang magagawa. O sige, kung yan ang gusto mo, basta huwag ka lang haharang sa dadaanan ko. Muling wika ni Canestor sabay sugod sa mga kalaban. Umakyat si Elias sa itaas ng isang truck at doon pumuesto. Nasa kalagitnaan ng kalsada ang pinangyayarihan ng laban, kaya madaling nakapasok ang kagamitan ng militar. Habang pinapanood ang mga mandirigmang sinaglangit, hindi maiwasan ni Elias ang mapaluha.
Hindi niya lubos sa kalain na may mga taong totoong nagmamahal sa kanilang bayan at handa itong ipagtanggol maging buhay man ang kapalit. Dito na malas ng binata ang totoong kakayahan ng pangkat. Mayigit 10 na lang ang bilang ng panig ni Canistor ng mga sandaling iyon. Ngunit na natiling nakataas ang kanilang mga sandata, nanlumo si Elias nang makita ang bilang ng mga kalaban. Inakala ng binatang aatras sila Canistor. Ngunit laking gulat niya nang tanggalin ng sinaglangit ang kanilang mga damit at sabay-sabay na sumigaw. Matapos nun ay mabilis na tumakbo papunta sa mga papasugod ding kalaban. Napagtanto ng binata na naubusan na din ng bala ang mga terorista at piniling makipaglaban ng mano-mano na isang malaking pagkakamali ng pangkat. Dahil nang magpang-abot ang dalawang panig, nagsipagtumba ng mga terorista na tila mga damong ginapas. Mahigit 100 ang bilang ng mga ito at ni isa sa kanila ay hindi nakalusot sa 10 kasapi ng sinaglangit. Hindi na nagawa pang magpaputok ni Elias. Sobra siyang namangha sa mga nakikita. Dito niya nakita ang pagtalbog ng mga itak ng kalaban sa tuwing tatama ito sa katawan nila Canistor. Kung hindi nabibitawan ng mga kalaban ng sandata, napuputol ang tanim nito sa oras na tumama sa katawan ng mga mandirigmang Muslim. At tila nagpapakitang gilas pa ang mga ito. Sabay-sabay nilang binitawan ang kanilang mga sandata. Gagamitin lamang nila ang mga kamay upang makipaglaban. Ngunit tila hindi pa rin patas ang laban para sa mga terorista. Dahil kahit ang bawat suntok ng mga ito, nagbibigay ng matinding parusa sa katawan ng mga kalaban. Nagtagal ang laban ng halos 3 oras. Ngunit nang humupa ang kaguluhan, namangha ng husto si Elias dahil ni isang galos ay walang natamo si Canistor. Hindi makakilo si Elias sa kanyang kinakatayuan ng mga sandaling iyon, lalo na nang papalapit na sa kanya si Ibrahim at Canistor. Nanalo tayo, Elias! At kagaya ng inaasahan, walang makakatalo kapag buo ang paniniwala mo. Wika ni Canistor. Napangiti na lang ang binata dahil napatunayan ng pangkat ni Canistor ang mga salitang walang imposible sa taong malakas ang pananalig at pananampalataya. Sa kasalukuyan, mapayapang namumuhay si Elias kasama ang kanyang sariling pamilya. Hindi na rin siya bumalik sa pagkakasundalo matapos ang kaganapan. Pinili na lang niyang bumalik sa kanyang bayang sinilangan. Wala na din siyang naging balita sa pangkat ni Canistor. Dahil matapos ng laban, piniringan ang kanyang mga mata at dinala sa bayan. Nang tanggalin ng binata ang piring, hindi niya na nakita pa si Canistor at lahat ng sinaglangit. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Ang masasabi ko lang para sa kwentong to, sana all. Bakit sana all? Parang sana lahat ng leader natin kayang magbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng bansa. Kasi kapag ganito yung mga uri ng leader ng bansa, parang makakampante ka na ipaglalaban ka nila hanggang sa huling hininga at hinding-hindi ka nila lolokohin. Yun lamang, JIP. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.